Isang malaking sampal ito, hindi lang para sa pageant vlogger na na-call out, kundi pati na rin sa amin bilang isang pageant fan na nagvo-vlog din about mga national or international beauty pageants. Sobrang importante ang lesson ito para sa amin na nagvo-vlog about pageants na dapat responsible kami kung ano man yung lumalabas sa aming bibig, especially when talking about mga beauty queens representing the Philippines and iba pang mga countries sa both national or international pageant stage. Naglabas kasi ng statement ang Miss Universe Philippines sa Facebook page in which kina-call out nilang isang pageant vlogger because of yung mga insensitive remarks and hindi niya ginalang yung mga sacrifices and efforts ni Chelsea Manalo while bannering the Philippine flag sa Miss Universe na ginanap doon sa Mexico. Of course, nadismaya sila. It's because parang hindi na respeto o kaya na hindi naging valuable yung sacrifices, the effort, the time, and syempre yung pinaggastusan ni Chelsea Manalo para represent ang Philippines sa Miss Universe. Obviously, hindi lang naman ito tungkol sa na-call out na pageant vlogger, kundi lahat kami, lahat tayo na content creator to be responsible sa mga actions natin and syempre to reflect kung ano man yung mga styles ng pagbablog ang dapat na baguhin para maging lesser insensitive, tsaka dapat maging more careful kung ano yung mga choice of words na ginagamit bago i-click yung button na yan. Naglabas na rin ng apology video yung na-call out the pageant vlogger. And inaamin niya na may mga choice of words siya, tapos yung ideas, yung mga commentaries niya na mukhang hindi niya na-realize na it really blew out of proportion, na nag-viral, na hindi nagustuhan ng mga karamihan na pageant fans. Especially not in favor sa mga sacrifices, efforts ni Chelsea and mga iba pang mga Philippine representatives sa international beauty pageants. And for this, na-realize, syempre, of course, na next time, magiging careful na siya sa kung ano man ang next na i-vlog niya about pageantry. This is also the best opportunity for me na mag-apologize din sa inyo. So I am also very sorry kung may mga choice of words din ako, ideas or commentaries na hindi nyo nagugustuhan. And yes, I admit my mistakes and hindi ko rin naman mapiplease ang lahat ng tao. Meron at meron pa rin mga bashings. And from this on, siguro talagang magiging careful na rin ako next time na magbibigay ako ng mga commentaries. And syempre, no, i-screen ko muna, i-edit, and i-retake ko ulit kapag alam kong medyo parang may iba na kailangang palitan yung video para makapag-deliver ako ng mas magandang siguro commentaries, especially about mga beauty pageants. Tsaka alam nyo, tao lang naman tayo. We are not perfect. Nagkakamali rin tayo and humihingi rin tayo ng dispensa sa iba kapag meron tayong nagawang kamalian. So why don't we also give chances to other people and accept kung mag-a-apologize sila and para makamove on and bumawi sila sa mga pagkakamali nila para naman maging better person in the future, di ba? Ano ang ginagawa ko kapag nako-call out din ako? And yes, naka-call out din ako minsan. Nakikita ko yung screenshots ng videos ko sa ibang groups or pages. And my initial reaction is, ala, ano na naman kaya ang hindi nila nagustuhan sa videos ko? Binabasa ko yung comments and then, okay, so ito pala. And sa next na videos na i-upload ko, iniiba ko talaga yung choice of words ko and iniiba ko yung style. Syempre naman, we all commit mistakes, di ba? So ulitin ko, nire-revise ko, parang nagre-reflect ako kung ano yung mga strengths and weaknesses para mas better yung pag-deliver ko ng aking commentaries, reaction, ideas. And lastly, alam nyo ba na ang sarap talaga sa pakiramdam to be kind to others? Yan yung realization na gusto ko talagang i-apply na from now on. It's because prolonging negativity can bring more stress sa'yo emotionally and mentally. So, hindi rin naman masama kung bigyan mo ng another chance yung mga ibang tao na nagkakamali and ina-admit nila yung mga mistakes nila kesa kino-condemn o kaya parang tinatrato nyo na nakagawa ng isang malagim na krimen, di ba? So, ang importante dito is hindi kami gumagamit ng mga prohibited substance and hindi kami nagtsutsugi ng iba, hindi kami nagnakaw, mga ganyan. So, yun lang guys.
And I hope na dapat i-spread natin ang positivity and sana wag nating i-prolong yung mga ganitong klaseng toxicity na nakaka-stress. So that's it guys. Thank you for watching. Have a nice day. Be positive. Mwah!